We see that peace negotiations are another form of legal struggle, which is possible to be used by the revolutionary forces in order to advance the revolutionary armed struggle and the revolutionary mass movement. This other form of legal struggle, the peace negotiations, does not replace the revolutionary armed struggle nor the revolutionary mass movement. In fact, it should advance, it should support this revolutionary armed struggle as the main form of struggle, and the revolutionary mass movement, which is a more important struggle than the peace negotiations. Makikita ninyo kung gaano ka kakapal talaga mukha ng mga ito. Yes, ma'am. We spent so much for this. The Philippine government spent so much for this. Itong phony, itong bogus na peace talks na ito. Pero makita mo naman kung gaano sila mag-acting-acting dyan, ano? Na parabang very respectable, na parabang ang they come to the table with clean hands and sincere hearts, talagang for katahimikan. Pero lumabas na mismo sa bibig, no? Ni nung kanilang founder na si Luis Alandoni, na ano lang yan, bola lang yan, bola para humaba lang yung ano, yung gera, no, tungkol sa pagpapabagsak ng gobyerno. It's like ano, ganyan talaga sila, no. So yun yung sinasabi sa ating mga kababayan. Sino ba yung mga terorista sa ating ano lipunan? They look so respectable, no? Yung mga nakabarong, no, nakasutana, naka-madre na outfit, di ba? Ah, madring outfit. Naka-ano tawag doon? Basta yun. Naka-habito. Habito, madring outfit. Tapos naka-ano, mga teachers, mga professors, di ba? Mga businessmen, they look so respectable. Economist kunyari, researchers kunyari, writers. So ito yung sinasabi natin, no? Na when I sat as the Stratcom head talaga, nakita ko talaga, grabe naman yung pagtataksil at panloloko at panlilinlang sa Pilipino, no, na umaabot tayo pa dyan sa mga peace talks na sa totoo lang ang tawag dyan, terrorist talks, di ba? Correct. So makita mo talaga kung ano yung ibig nila sabihin ay opposite, demokrasya. Pag lumabas yan sa bibig ni Raul Manuel ang demokrasya, ibig niya sabihin komunismo. Yes. Yan. So pag sinabi nila ay ano, katahimikan, ibig sabihin nila ay gera. Yan ang ibig nila sabihin. So, yun ang ano, ito yung mukha ng terorismo sa ating bansa. Yung pang-uuto na, tina mo naman, they look so respectable, no? Nakala mo katotohanan, yes. No? Kapangyarihan at hindi kapayapaan ang tanging layunin ng CPP and PNDF. Kaya nga, itong sinabi ni Joe Masisa na bukas pa ang kanilang pinto sa peace talks, ay tumangtugtugin na. Ma'am Lorraine, yung pagkakasabi ni Joma, parang he's doing the favor pa, no? The Philippine government. parang bintaha pa natin. Grabe makabenta itong si Joma. Dapat natin, naging salesman na lang ito. Kung kailan pa palubog ng CPP and PNDF, kung kailan pa ubos na yung kanilang mga guerrilla front, kung kailan natatalo na yung mga front organizations nila sa eleksyon, ngayon pa sila may gana magsabi na bukas pa ang pinto namin sa pakikipag-usap na nanaginip ng gising si Joma. At ngayon po ay panoorin po muna natin ang isang video presentation na ito na magbibigay sa atin ng mas malawak na kaunawaan patungkol sa peace talks. We see that peace negotiations are another form of legal struggle, which is possible to be used by the revolutionary forces in order to advance the revolutionary armed struggle and the revolutionary mass movement. This other form of legal struggle, the peace negotiations, does not replace the revolutionary armed struggle nor the revolutionary mass movement. In fact, it should advance, it should support this revolutionary armed struggle as the main form of struggle, and the revolutionary mass movement, which is a more important struggle than the peace negotiations. Now, mga kababayan, Prosec Gonzales, how would you react to that? Sabi niya, ang pangunahin pa rin ay ang armadong pakikibaka nila para agawin ang kapangyarihan sa pamahalaan. So you were correct sa sinabi mo na ang layunin ng CPP, NPA, NDF, based on my personal knowledge, direct experience, and doctrinal orientation, hindi kapayapaan kundi kapangyarihan. Prosec Gonzales, your reaction to that video?
Yes, Eric, tama po yung sinabi ninyo. Kapangyarihan at hindi kapayapaan ang tanging layunin ng CPP and PNDF. Kaya nga itong sinabi ni Joe Masiso na bukas pa ang kanilang pinto sa peace talks ay tumangtugtugin na. Ma'am Lorraine, yung pagkakasabi ni Joma, parang he's doing the favor pa, no? The Philippine government. parang bintaha pa natin. Grabe makabenta itong si Joma. Dapat natin, ano, naging salesman na lang ito. Ha? Grabe yung tips niya. Kasi nga, kung kailan pa palubog ng CPP and PNDF, kung kailan pa ubos na yung kanilang mga guerrilla front, kung kailan natatalo na yung mga front organization sila sa eleksyon, ngayon pa sila may gana magsabi na bukas pa ang pinto namin sa pagkikipag-usap na nanaginip ng gising si Joma. Talagang... Ano, prosek? Prosek. Nananaginip. Pasingit lang, kumbaga parang yung isang taong ano, wala nang paa, wala nang mga legs, wala nang ano, nakikipaghamunan ng suntukan, di ba? Parang ganun pa eh, ano, nakakatawa. Parang meron siyang, parang he's in a position to, ano, to negotiate, ano? Pero mahalagang punto yung binabanggit mo, Prosecutor Chris Gonzalez, na sa panahon na sila'y lugmok, ang kanilang NPA ay dapang-dapa, less than 30% of their original strength, out of the more than 7,000, naging 2,000 plus na lang. Ma'am Lorraine, more than 60 guerrilla fronts nila dismantled or weakened. At ang kanilang natitira ay ang urban infiltration operations na ayaw kilalanin na ito ay component problem ng sinasabi kong mga nagdadala ng mga scholar at napakataas ng pagtingin sa mga doctorate degree. Yeah. Subalit ayaw nilang kilalanin, Prosec Gonzalez, na ang urban operations, sectoral infiltration at ang mga underground operations sa schools, universities, media, church, international level, NGO operations ay bahagi ng buong political spectrum and operational spectrum ng CPP, NPA, NDF. At ang lahat po ng ito, kung gusto nilang aralin sana ito, they could have requested. Kung ayaw nila kaming makausap ng mga dating rebelde at mga kadre, sana hiniram nila sa National Intelligence Coordinating Agency at sa DOJ ang records of the court na sinabmit namin ng mga judicial affidavit, Ma'am Lorraine, detailing everything of our knowledge of the entire operations of the CPP, NPA, NDF, forming part as the evidence submitted in court sa RTC sa Metro Manila for the prescription case of the government under the former president, and now nagpapatuloy pa ito, subject against the CPP, NPA, NDF, ang paggamit ng anti-terrorism law. Nandun ang lahat ng ito eh. You don't need 10 million pesos for that research, Prosecutor Chris Gonzalez, Ma'am Lorraine. At libre naman kami makipagkape sa kanila. Kami pa mag-sponsor ng kape. O bakit ayaw nila kaming kausap dahil wala kaming master's degree? Wala kaming doctorate degree? Excuse me ha, hindi kayo na kailanman naging CPP, NPA, NDF for you to understand kung ano talaga ang CPP, NPA, NDF. Napakahambol ng mga officials, Pangulong Bongbong Marcos, ng previous president, na kami ay mapakinggan. We are not insisting on ourselves, but we are doing this because it is the most important component sa ating mga kababayan. Prosecutor Chris, si Ma'am Lorraine, napaka-humble niyan. Doktor yan, pero every 2 a.m. hanggang 3 a.m., 4 a.m., tatawag yan para mag-clarify sa amin. Ano itong ibig sabihin, Eric? Si Secretary Capuyan, Secretary Esperon, Secretary at si Director General Montiagudo, even si Secretary Anyo, nagko-confer yan sa iba't ibang mga former rebels and former cadres at hindi sila humingi ng research fund at bagong sasakyan para gawin yun. Prosecutor Chris Gonzalez, for them to understand the substance and framework and mission orientation ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na mayroong tamang framework at may tamang direksyon, which is whole of government approach, whole of nation participation, grounded on good governance through convergence of all agencies according to cluster operations directed against the main operational component of the enemy, which is the CPP, NPA, NDF. Ayan, sinabi ko na ang framework. Prosec, ano, pasingit lang ha. Ano, pwede ba i-flash yung photos? I just want to point out something. Yung photos nung yung huwad na peace talks na yan, makikita ninyo kung gaano ka
kakapal talaga ang mukha ng mga ito. Yes, ma'am. We spent so much for this. The Philippine government spent so much for this. Itong phony, itong bogus na peace talks na ito. Pero makita mo naman kung gaano sila mag-acting-acting dyan, ano? Na parabang very respectable, na parabang ang they come to the table with clean hands and sincere hearts, talagang for katahimikan. Pero lumabas na mismo sa bibig, no? Ni nung kanilang ano nung kanilang founder na si Luis Alandoni na ano lang yan bola lang yan bola para lang. Humaba lang yung ano yung gera no tungkol sa pagpapabagsak ng gobyerno. It's like ano ganyan talaga sila no. So yun yung sinasabi sa ating mga kababayan. Sino ba yung mga terorista sa ating ano lipunan? They look so respectable, eh? Yung mga nakabarong, no, nakasutana, naka-madre na outfit, di ba? Ah, madre outfit. Naka-anong tawag doon? Basta yun. Naka-habito. Habito, madre outfit. Tapos naka-ano, mga teachers, mga professors, di ba? Mga businessmen, they look so respectable. Economist kunyari, researchers kunyari, writers. So ito yung sinasabi natin, no, na when I sat as the Stratcom head talaga, nakita ko talaga, grabe naman yung pagtataksil at panloloko at panlilinlang sa Pilipino, no, na umaabot tayo pa dyan sa mga peace talks na sa totoo lang ang tawag dyan, terrorist talks, di ba? Correct. So makita mo talaga kung ano yung ibig nila sabihin ay opposite, demokrasya. Pag lumabas yan sa bibig ni Raul Manuel ang demokrasya, ibig niya sabihin komunismo. Yes. Yan. So pag sinabi nila ay ano, katahimikan, ibig sabihin nila ay gera. Yun ang ibig nila sabihin. So, yun ang ano, ito yung mukha ng terorismo sa ating bansa. Yung pang-uuto na tinan mo naman, they look so respectable, no? Nakala mo katotohanan, yes. No? Yes. At, Dr. Franco, bakit daw tinawag na may doktor ng pangalan ni Yusek Lorin Maribato? Eh, kasi doctor of medicine po siya. Hindi siya nagdo-doktor-doktoran. Talagang doktor siya. Doctor of medicine. Doctor kwak-kwak. Hindi siya doktor-doktoran lang. Prosek. At saka hindi ako katulad ni Nati, hindi Dr. Nati Castro na nagre-recruit ng CPIP ng ano ha. Terorista. Ay.